Alright, yan. So, ulitin ko ulit ang video ko. So, again, this is Teacher Carla. Welcome to my channel. Welcome back to my channel. And, ulitin ko yung video ko. Dahil yung kanina, yung nauna, ay using yung Manicam na screen share. Ang tsaka-tsaka. Hindi maintindihan. Labo pala. Hindi ko agad na-check. So, ito, chinek ko muna bago ako nag-record ulit. So, ang ginagamit ko ay Zoom recording. So, tignan natin kung mapapabilis natin. At disclaimer lang, ito ay Tagalog na ever since nung sinabi ko naman Tagalog na talaga lahat because this is intended for Filipinos only. Kung anong dahilan, check out nyo na lang yung other videos ko. Ayoko nang paulit-ulit. Magle-let go na tayo dyan. Pero syempre, stick to the plan. Pang Filipinos lang muna. Kung gusto mong maintindihan ang mga videos ko, please learn Tagalog. Okay. So, I'm gonna share my screen. Sorry kung hindi ko maiwasan mag-English mga ano, kailangan sabay din kasi. Okay, screen share, asa na ba? Ayan. Ayan. So unliit ko na, 'di ba? Ayan ang Zoom, ito po ang Zoom na ginagamit ko for recording. So okay. Meron ako dito ang code ko na hindi niyo nakikita kanina sa ano, sa video ko. So, yan. Ito ay flash note. Ginagamit ko to nung virtual assistant pa ako. Napaka-helpful niya. Kasi auto-save siya. Tapos, yun lang ang problema kapag ilipat mo siya sa laptop. Medyo mabusisi siya. Hindi kasi siya cloud. So, kailangan mo siya manually ililipat dun sa, ano, sa laptop. Ganun. So, Akadsok. Yan, nakikita nyo. Yan. Maganda to kasi nasa-save nga, automatic save. Tapos, nakakategorize niya. Agad yan. Tulad na ito, ang dami ko in-applyan, di ba? Kakaantay sa, ano, sa hiring process ng NovaKid. Ganun siya kasi katagal. Na-try na ako. U-talk nung Skype English, U-tutoring KR. I tutor nung time na nag-apply ako sa, ano, sa NovaKid, eh, natanggap na ako dito sa iTutor. Sa Palfish, natanggap na rin ako. Yan, actually, lahat yan natanggap na ako. Yung pangalawang try ko sa Tutoring KR, yung una na natanggap, kasi nag-chicken out nga ako, sabi ko. So, trinay ko siya ulit. Ayun na, hindi na ako pumasa dahil kailangan daw ay hindi slang. At kailangan ko talaga i-neutralize pa yung, ano, yung accent. Okay, dito tayo sa NovaKids. So, again, thank you. Shout out to Jelay Almonia. Request niya to na gumawa ko ng video sa experience ko sa, ano, sa hiring process ng NovaKids. Siguro hindi ko na buburahin yung ano, naunang video ng may magkaroon naman ako ng mga bashers. So, sa kasyungahan ko doon. Okay. So, ito. Going back. Yan ang kodi ko. Itong mga pros and cons na ginawa ko about sa NovaKids, feeling ko yung mga cons dito ay depende na lang sa tao kung cons talaga sa kanya yon or hindi. So, itong website na to, itong first na website na to, pakita natin ha. Oops! Sorry. Hindi kasi pwede pakita eh. Yeah, ito yung aking tsakang nagawa na NovaKid. Oh, tinan mo naman. Tingnan nyo naman. Diba? Hindi ko ako laging ganyan pala itsura nun. Ayun, ang tagal-tagal ng video na yan. 51 minutes. Sige, bilibilisan natin dito. Okay, so ito yung website nila. Ano ba yung NovaKid? So, syempre, siguro narinig nyo na din sa ibang YouTubers, lalo na kay Teacher Rowena. So, yun lang, comfortable. Flexible hours, yes. Napaka-flexible niya. Mamaya, papakita ko kung bakit siya ganun ka-flexible. 12 minimum lessons, actually 10 hours lang per week ang kanilang rene-require. Ang pinakamababa kong na nakitang nagre-require ng hours ay yung iTutor. Sa Bibo daw ata parang mas mababa. Pero sa iTutor kasi malaki yung pasahod din kumpara sa iba. Yun lang ang konti ng ano, estudyante. Parang gusto ko nang i-let go yan eh. Yung iTutor na yan. So, sa NovaKid, 10 hours lang. 10 hours lang per week. Namaya papakita ko yung ano nila.
yung kanilang time slots na open. Kasi ang alam ko, hindi talaga advisable na any time of the day. Kasi nga, European country sila. So, may time sila, may time zone sila na gising lang sila. Lalo na mga kids ang tuturuan. Siyempre, it's either morning. Siyempre, gabi tulog na yan. So, umaga sa atin yun or tanghali. Okay, so, going back. So, yan. What are we looking for? Ganyan. Native English, bachelor's degree or higher. Ito, you can still try. Kung nakikita naman nila na worth it yung ano, halimbawa hindi ka bachelor's degree, may mga associate degree kasi na, halimbawa yung mga two-year course lang, mga short courses lang. Pero magaling naman silang teacher, talo pa nila yung mga masteral teacher. Halimbawa lang naman, di ba? Why don't you try your luck? Baka ikaw ay i-accept pa rin ng Novakid. Try nyo pa rin. So, ito, meron ako na ito, TESOL. Before, ang TESOL ay 499 lang. Pag tinignan natin sa ano sa Metro Deal TESOL. Ano na siya kasi nung last month nag 6,000 to eh. Ngayon 599 na. Nung panahon ko which is January ako kumuha ng TESOL dito. Ano 499 lang siya. So ngayon 599 na. Sana bumaba pa siya kasi ang dami ng ano halos lahat ng ESL company nagre-require na ng TESOL ang lalo na yung mga matataas magbigay. TESOL talaga hinahanap. Hindi ko naman sinasabi lahat kaya sabi ko halos lahat. Okay. Alright, so going back, asan yung kodiko natin? Yan. Mamaya yan. Pakita mo na natin to. So, yan, minimum of 1 year teaching experience with children, offline or online. Halimbawa, ikaw naman ay nagtuturo sa mga kids, ganun. Kasi ako, meron akong online experience, more than 1 year, yes. Pero ang pinakamatagal ko talaga is yung offline. Ano lang ako, volunteer, I don't get paid. I still, yun nga, nagtuturo ako ng ganyan. Parang tutor-tutor lang. Pero English pa rin. So, kaya nasasanay ako. Lalo na sa kids ko. Baby pa lang sila. Nasa chan pa lang sila. Tinatrain ko na sila. Kaya ngayon, at the age of 2, marunong na sila magbasa. Sight words, phonics, yan. So, ang window of opportunity kasi na hanggang 4 years old. After 4 years old, medyo pahirap pa na talaga mag-blend yan ng letters. Kaya, dapat matyaga ka by that time. So, okay. Going back. Not required but preferred online teaching experience. See that? Okay. So, what do you need? Modern laptop. Yan. So, 2 gigabyte RAM. I suggest 4 gigabyte RAM. Kasi yung laptop ko, 4 gigabyte na yun. Medyo may lag siya ng mga 3 seconds. Pero kung hindi naman kayo OZ, okay lang yun. Okay. So, Chrome browser, madali lang naman magpalit ng browser. Check nyo na lang sa YouTube University kung paano gawin yon. HD cam, ang gamit ko ay Logitech C310. Headphone ko na ginagamit ay Jabra Evolve 20 lang. So, mas maganda yung Jabra 40, I believe. Meron kasi siyang USB jack, tsaka yung usual na 3.0. Hindi ko alam kung ano yun, size. Pero yung usual na jack na naggagamit sa ganitong cellphone. Ang liit ng ano ko. Sa ganitong cellphone. Pakita natin. Lakihan natin. Yan. So, ganitong cellphone. Nakalimutan ko na kung ano tawag dyan sa jack na yan ito. Yan. So, ganun yung Jabra 40. USB tsaka ano. Tsaka ganung jack. Okay. Sige, palitan natin. Alright. Okay, so fixed broadband, dati ang binigay lang sa amin ng PLDT is 5 Mbps. Tapos parang nung lumalabas na yung mga iConverge, mga fiber, mga ganyan, yung mga ibang provider, tinaasan nila ngayon 25 na ang ano namin. Parang 25 or 20 ata, pero pag chine-check ko kasi dito, pumapalo siya ng more than 25 Mbps.
sa PLDT sa Pilipinas. Ang problema kasi kapag yung mga nagtatrabaho ko sa ano ESL company, syempre magkoconnect ka sa mga international server. Pag nagconnect ako sa Russia, minsan ano lang 2 Mbps lang, so kaya gagamit pa kami ng VPN para maging okay yung connection namin, which is nagwo-work naman. Ang problema lang talaga pag may VPN ka, ano, free VPN naman yun, yun lang, prone ka talaga sa hack. So lalo na din sa computer ko, ang daming ano dito files na importante na naka-autosave ang ano ang password, so dangerous talaga kapag nag-VPN kami. So, kapag katulad nito, pinapatay ko tong VPN. Pagka malakas naman, 27 na yun, 27, no? Nag-start lang yun ng 5 Mbps sa PLDT fiber ng 1.7. Hanggang ngayon, 1.7 pa rin. So, tinaasan na lang, tinaasan. 5 Mbps, tas naging 10, tas naging 20, tas ngayon, yan na siya. Laki-laki na niya. So, I think, kaya siguro may issue ang PLDT sa international server. Kasi sabi nung IT sa tutoring KR no nag-apply ako, nagte-tech check kami, PLDT lang daw may issue sa international server, kasi parang ang dating ay gusto nila mag-apply ang customer sa 100 Mbps nila para ibang package na kasi yun eh. Kasi parang lugi sila. Kaya binablock nila yung ganyan. Marketing strategy. Okay. So, ano to? Okay. So, going back, yan. So, pros. Sweldo. Pagkatapos ng pagkatapos magtrabaho sa NovaKid, makikita mo doon, pagkatapos mo mag-notes, mabilis lang may notes nila eh. May pagpipilian ka lang naman na tick box. Tapos, na, pag na-process na yon, ano lang, sabi nila within 1 hour, actually 15 minutes lang, available na yung pera mo. Pwede mo na siya i-transfer sa PayPal. So yung PayPal na lang ang may ano, may one business day na transaction ilipat sa ano mo, sa bangko mo. Well, at least anytime pwede ka mag-withdraw. Ang catch lang ay syempre pagka $50 pataas, yon walang ano yon, walang kaltas, wala silang interest doon. Kasi sila rin magbabayad ng pagka less than $50. Pero magkano lang naman, mga 25 pesos lang siguro pagka less than 50. Depende dun sa sahurin mo. So yan, sweldo agad. Lalo na ngayon, napaka-importante. Yung mga lockdown na ganyan, hindi ka na maghahagilap ng uutangan dahil nga ang sweldo mo ay quincenas katapusan lang. Meron pa yung mga katulad ng iTutor katapusan lang. Actually, every 10th of the month, once a month lang. So, di ba? Ang tagal nun eh. Sobrang tagal. Tapos walang mga star rating retention. Yung katulad nung sa iTutor na pagka bumaba ka sa 9.7 ba yun? Na stars, ano, malapit ka na matsugi, something like that. So, at dito walang mga ganun. Basta ang i-maintain mo lang ay yung parang heart health nila. Pakita ko sa inyo, ito. Heart added, ito pang add lang yun. Pagka no-show ka, tapos nag same day cancellation ka kasi dapat ikaw ay ano at least 2 weeks in advance, IT issue, late cancellation, nireklamo ka ng parent, yan lang naman ang mga yung heart lang na health, sinasabi nila yung may mga ano parang retention ng dating. Pero pagdating sa complaint ng parent, kung Pilipino ka at hindi ka naman si mataray na ano na offensive, which is normal naman sa Pilipino maging mabait, hindi mo problema yan. Late cancellation, yan yung mga issue na ganyan, maiiwasan naman yan. No show, siguro kung nakatulog ka, kung pang madaling araw yung shift mo, yung mga ganong issues. So ito, manageable naman to kasi makakapamili ka naman doon sa time slots nila. Mamaya papakita ko yung time slots. Ayan, ang isa pang ano pro. Ito lang ang range ng ano ng estudyante. Dun sa una kong video, sabi ko wala pa ako na encounter na 4 years old. Kanina may 4 years old ako. At ano, ang issue lang kasi sa 4 years old yung emotional, gusto nila lagi makasagot. So kapag hindi sila nakakasagot, ano, medyo napapaiyak sila. So ang technique lang dun, which is awa ng Diyos,
na ano ko naman siya, na na-pacify ko naman siya. Kapag iiyak na yung bata, magpakita ka lang ng stuffed toy na nakakatuwa. Ito usually si Mickey, kilala nila ka to. Known siya. Sikat na sikat yan worldwide. So, pakita mo lang si Mickey yan. Mm. Matutuwa na yun. Sabi mo lang, it's okay. Be happy. Huwag mo lang sabihin, don't cry. Lalo lang yan, ano, lalo lang yan magdadamdam. So, sabi mo, it's okay. Be happy. Ayan, pakita mo yung mga ganyan mong magaganda mong toy. Yan, ito pa isa pa. Cute kasi yung mata niya. Tsaka ito, yung mga ganitong ano, well actually, cheap lang to dapat eh. Nabili kasi to sa ano eh. San ba to? Sa bookstore. Ang mahal-mahal, 109. Kakaloka. Kanto, 20 lang to eh. Yan, pakita mo lang yung mga ganyan nakakatawa. Matatawa na yun. 4 years old. Basta yung mga ganyan, mga 4 years old, mga batang ganyan. Kailangan patawanin mo lang sila. Nagawa, ano, mag-Benny Cam ka, may mga nakakatawa dito. Limbawa, ito, si, sino ba? Natatawa sila dito, yan. Yung ganyang mga effect-effect na ganyan. Patawanin mo lang sila, tapos ano na yan ulit. In mood na yan ulit mag-aral. Kailangan talaga yun sa ganyang age. Kasi kahit nung nag-commercial yung panganay ko, kailangan talaga laging masaya dapat yung bata. Hindi sila pwedeng mag-tantrums, hindi sila pwedeng malungkot, ganun. Kasi kapag, ano, nag-ano na yan, topackers na yan, wala na. Hindi mo na yan mapapasunod sa gusto mo mangyari sa buhay. Okay, going back. So, yan, isa pang pro is yung, ang cute nila, European, mga blonde, light, siguro, mostly are blondes. Tapos nakakita ko ng isang ano, yung unang-una kong estudyante, red hair. Magnanay sila ng red hair. So, ano, nakakatuwa kasi, ano talaga siya, red na, parang ganitong red na buhok. Hindi ko alam, hindi naman siguro kinuha, red na orange, red-orange yung dating. Nakakatuwa. Yun lang, siguro, noong una, na-intimidate ako. Kasi syempre, ewan ko, na-intimidate ako, lalo nung unong, ano, nung demo ko, nung una kong demo, kasi ang nag-interview sa akin ay, ano, color purple lang hair. So, na, so, ano, prepare nyo lang yung sarili sa mga ganang itsura. Maganda sila kahit walang makeup, mga ganyan. Ang cute nila, mukha silang, ano, dolls. Flexible schedule, yes. For me, yes. It's a yes. Pakita ko yung schedule, ah. Ito, screenshot lang to. Actually, hindi pwede ipakita yung ano, eh, buo eh. So, sample lang to. Ang makita nyo kasi dyan, parang ganito, dot-dots yan, mga free slots yan, sabi dito. So, as long as wala pa yung pangalan or code, ibig sabihin, wala pang studyanteng naka, ano dyan, nag-aabang. So, pwede mo pa yan i-delete. Ito yung delete slot dyan. Pwede mo yan i-select, tapos, pwede mo i-delete. As long as wala pang student, okay na yan. At ngayon, kasi tinanong ko, gano'n ba ka late na pwede maglagay ng slot, ng free slot. Sabi nila, nag-work on sila ng, ano, kung po pwede maglagay ng an hour before, pwede ka maglagay ng free slot. Pero mukhang hindi pa yung nag-work. 24 hours before pa rin ang nag-work na yan. Dapat 24 hours at least makapag-plot ka na kung gusto mo talaga malagyan ng student. Pero ang dami talaga student kasi yung first day ko, nagbigay ako ng ito, papakita ko to. Nagbigay ako ng, ang tawag dyan, ng schedule na ang kapal na mukha ako, nag-leave ako agad. Ayan, may dalawa akong araw na leave. Naglagay ako ng schedule. Wala na nga sa priority time. Nag-leave pa ako, nag-delete pa ako dyan. So, yan. Meron agad yan. Yan, oh, alos puno na agad, oh. Ito, nirequest lang nila yan kung pwede ako magdagdag. Itong part na to. Yan, nadagdagan din. Meron agad na estudyante. Okay, so itong dalawang absent, ang swerte ko lang dito kasi absent siya pero nag-enroll siya. So, bonggang-bonggang doble ang sweldo mo doon. Okay, going back. 10 hours lang ang minimum per week. So, very manageable, lalo na sa katulad kong buntis. At wala kasi kami katulong. So, kami dalawa ng asawa ko lang nagtutulungan pagdating sa mga chores. Yan, sa ano, salitan dito. Dati kasi may eye tutor dito sa likod eh. Nag-eye tutor siya. Yung tinanggal na namin. Kasi, natsatsakahan na kami sa eye tutor. Ang daming,
ang daming requirement na ano. Anyway, going back to Novakid. So, pwede ka rin mag-work sa different company. Walang TM-TM dito, pero may support sila na bongga na ano. Ngayon lang siguro medyo nahihirapan sila kasi ang dami na rin teachers. Tapos, syempre, sabay-sabay yung gumagamit ng ano, ng internet sa ibang bansa. Hindi lang sa ano, sa mga Asian countries. So, kahit sa ibang bansa, nakocongest na rin yung kanilang internet. Cons, ito, panggabi, sa iba, maaring hindi siya cons kasi kung kailan tulog yung mga kids nila, dun sila makakapagtrabaho na maayos. Katulad ko. Translation, ito, medyo siguro hindi rin masyado siyang con kasi gagamit ka lang talaga ng TPR, masasanay ka lang talaga ng TPR. Siguro dun sa ano, nasanay yung translation katulad ko kasi Chinese ang usually kong student before na ano, na kakabisado ko na yung kasi lalo na kapag zero level or zero English, tina-translate ko talaga sa Chinese. Halimbawa, what is your name? Eh, 25 minutes lang kayo. So, magtatagal talaga kayo sa 25 minutes, diba? Inaano ko na siya, tina-translator ko na siya. Nakabisado ko na yung mostly, katulad nito. Kanina pinakita ko to sa, ano, sa video. So, ito, gagamitin nyo ito, palakihan natin. Ito, lakihan natin. Sabi ko nga, lalakihan eh. Ayan. So, punta lang kayo dito sa, ano, sa Google Translate. Pero meron daw, may sinasabi yung tutoring KR na mas tama yung translation. Nakalimutan ko na kung ano yun. Okay, so, kiklik ko lang to. Magsasalita ako. What's your name? Tapos, ita-translate mo na siya sa, ano, sa Chinese. Ganyan ako mag, ano, ni Tiao Shumamingzi. So, yun. Nakabisado ko na yung mga yan. What's your name? How old are you? Ni Chi Sui la. Ganun. How old are you? Ni Chi Sui. You see? It's Ni Chi Sui. So, sana naririnig din yung, ano, yung audio nito. Kasi sa kabila ata hindi narinig. So, yan. Napaka-helpful nitong ano na to, ng Google Translate na to. Yun lang. Siyempre, sa Novakids, una kong klase, galing Poland. Second is Spanish. Second is Italian. So, first is, ano, from Poland. Tapos, magiging, ano, magiging Spain. Tapos, tapos magiging Russian. Tapos, magiging Italian. So, ang hirap mag-change dito. Minsan, nakakalimutan ko na. Gumawa pa nga ako ng timer kasi noong una, hindi gumagana yung timer dun sa, ano, dun sa klase. Okay, so, yan. Going back. Gamitin nyo yan. Importante itong ano, translator na to. Laking tulong. Okay, so, translator. So, 1 month yon. Isa sa mga cons, I almost gave up. Nakita nyo itong Jasmine and Aladdin na to. Maganda din dyan. Taiwanese, may Chinese. Marami din incentive, ganun. Kaso, tinanggihan ko siya dahil ano, nape-pressure ako dun sa nire-require nila kung mag-ano agad, mag-commit agad ng oras, which hindi ko pa kaya dahil may iTutor pa nga nung time na yun. At si Novakid, isang kembot na lang, ano na, go na, activated na yung account. So, activated or talagang makikita ka na. Which is, ano, compared sa kanila, is parang ata dito, 200 pesos per hour hanggang ano lang, 230. So, tinatanong ko pa sila, parang, hindi ko alam kung na-offend sila, pero yung sabi ko nga, pwede bang 6 USD? Hindi daw nila kaya. Tsaka lalo na yung schedule ko na ganito, lalo na buntis, hindi ko talaga kaya yung hinihingi nilang schedule. Feeling ko ma-burn out ako doon. Okay, pero try nyo pa rin yan sa mga may gusto. Pero maganda talaga yung Novakid. Platform. Ang problema ko sa platform ay hindi ako makapag-copy-paste. Siguro nasanay lang ako na mag-copy-paste ng, ano, ng image. Katulad nung sa class E ng Akadsok. Meron pa rin ako class E na hanggang ngayon. Pinakita ko rin to sa naunang video. Sorry kung nagmamadali ako. Ayan. So, meron kasi siya dito yung practice room din. Ayan, yung mga yan.
pwede ka magsulat dyan, o diba, nagagamit ko to before nung nasa Skype English, na, tapos, eto, ginawa ko lang din to, yung mga EDB file na yan, how old are you? Maganda sana to kasi, engaging siya sa mga kids, lalo na pag nakita, oh, wow, cake, ganyan. Tapos ito, may cloud siya, tinan nyo yan, no? Nandyan pa rin yung mga sinisave ko, itong mga katulad nito, Baby Shark, pe-play ko lang siya, engaging din yan. Siyempre, ipi-play ko lang siya ng 1 minute. Medyo matagal kasi itong Baby Shark eh. Yung iba naman na medyo matanda-tanda na, mga 9 years old, 7 years old, ganyan. Frozen naman ang gusto nila. Tapos meron pa akong ano, goodbye song. So, yun din ang maganda kapag nag-apply ka sa iba't ibang company, nakakakuha ka ng mga access sa mga ganitong ano, tools na napaka, ano, napaka-helpful pagdating sa teaching. Tapos yung isa, nagtanong kung isang nag-comment sa video ko, tinatanong niya kung nire-recommend ko ba yung mga audio classes. Sabi ko kasi, kung gusto mo sa ganitong industriya, maganda mag-start ka ng may video, yung mga video classes. Kasi, ano, mahasa ka kasi magiging conscious ka sa video kung paano ka. Kasi madadala na rin yun, parang nag-smile ka, madadala na din yung, ano, yung, the way you say it. Pero kung sanay ka naman, siguro sa call center, na nagagawan mo ng paraan na maging, ano, lively ka sa audio, kahit antok na antok ka na, kasi nag-call center din ako na matagal. So, kung sanay ka sa ganun, di, no problem yung, ano, no problem yung audio classes. Katulad ng tutoring KR, yan, tsaka yung ano, meron pang isang audio class. U-talk, ayan, U-talk. Okay, going back to Nova Kids, ang dami ko sinasabi. Masyado maraming babasahin. Siguro sa akin lang, konto, kasi, ano ako, may pagka-hyperopic at dyslexic. Mabisa ako mahilo pagka masyado maraming binabasa. Hindi katulad nga ng asawa ko, sabi ko nga doon sa unang video. Asawa ko kasi isang basahan lang, nakukuha niya agad. Tapos, ang problema ko pa, yung, syempre, na yung ginagawa, mamaya magsasign ka na, magluluto ka na, tapos babalik ka na naman dito. Eh. So, ang daming babasahin, ang daming kailangan tutukan. So, ang tip ko, kapag nag-apply ka sa Nova Kids, huwag na kayo magpa-reschedule ng demo, halimbawa. Tapos, yon unang-una yon para hindi madelay na madelay. Tapos, hindi pala, unang-una, lagi nyo i-check. Okay, hindi ko makita yung mukha ko. Lagi nyo i-check yung email nyo kasi sayang yung panahon. Lalo na ako, ano, ang dami ko na-miss na email. Na, minsan, nami-miss ko siya ng 5 days, ganyan, tagal. Ano, lalo tuloy na po prolong yung aking ano, yung aking yung hiring process ko. So, check nyo lagi yung email nyo. Tapos pangalawa, pagka binigyan kayo ng schedule, wag na kayo magpa-change kasi ano, parang ang dami ng applicants ngayon na napupuno agad yung schedule nila ng pagdating sa mga demo-demo na ganyan. Tapos lalo lang tatagal yung ano, yung hiring. Tapos pangatlo ay tiyagain nyo yung ano, yung mga pagbabasa ng email kasi andun yung mga instructions. Ako kasi, sabi ko nga, ang busy ko, babasahin ko lang isang part tapos alis na naman ako. Pagbalik ko, babasahin ko siya ulit. Ang dami ko na may miss out na instruction kaya paulit-ulit tuloy ako ng gawa. So, lalo na pagdating dun sa, ano, sa quizzes tsaka sa, ano, sa video intro. Yan, may mga ano yan, instructions yan na kailangan mong balik-balikan. So, kailangan mag-commit ka na ng ano, siguro mga isa, dalawang oras para tapusin lahat yun ng isang upuan na nag-jot down. Kasi ang hirap pagka hindi nag-jot down. Okay. Ilang minutes na ba ito? Naku, maaga pa ako bukas. Okay, so ito yun. Nag-umpisa ako. Nakita ko to kay ano, Teacher Seti. Hindi ko na makita sa YouTube kung anong channel niya. Basta Teacher Seti, naalala ko. Tapos nag-mention siya ng Joanne na i-refer daw. So, tapos sunod ko na nakita si Teacher Rowena. Kung nakita ko lang si Teacher Rowena dati. Hindi ko na kasi matanda kung sino yung nilagay kong referral doon. Sana si Teacher Rowena lang kasi mas ano eh. Mas marami ako natutunan sa videos niya. So, ito yung lalagay ko sa description box ulit itong mga to.
na sinuot ko dun sa previous. Ano din yung sa previous video ko, hindi ko na siguro buburahin. May mga ano din naman ako dun sinabi na may sense. Okay, so, ito na, sana tayo. So, February 14 yan. Email. Napanood ko, nag-email, nag-apply ako, yan. Tapos, nag-email back ako. After 5 days lang, naka-receive ako ng email about kung paano yung magiging hiring process. Pakita ko sa inyo. Ito yung February 19, diba? Tingnan nga natin nagmamatch. Ayan. So sana maganda na tong recording na to. Nakikita nyo na. We have received. Sinabi niya dyan, technical test, the grammar, blah, blah, blah. Ano, nung nakuha ko to, parang feeling ko, ano, oh, congratulations daw, ganyan. May congratulations kasi yan naon eh. So, feeling ko, akala ko, ano, hired na ako, hindi pala. Umpisa pa lang pala yan. So, ano, chungakers. Chungakers lang, parang asumera lang na ano. Tapos, so, technical test, ang ginawa ko lang dito, punta lang ako dito, yan. Meron kasi sila diyang ano, technical test. Meron naman yung instruction, so please follow na lang po kung paano. Nasa email naman lahat yon. So, ito yung halos ganito yung itsura nung pinasa kong screenshot sa kanila nung nag-email back ako. Parang ito ata yung green, tapos ito yellow. Kasi sabi kanina dito, di ba, 10 Mbps daw. Pero since ito, tinanggap naman nila, nagpass naman na pumasa naman to nung nag-technical check ako. Papasa na rin yan sa inyo. Basta walang red, satisfactory, feeling ko papasa na yan. So, kasi ganyan din naman lang din yung pinasa ko sa kanila. Although mataas yung ano, yung siguro ang tinitingnan dito is yung server nila sa Russia. Pero mag-ano na to, mag-work na to sa classroom ng NovaKid. Okay, so yan, February 19, nagpasa na ako ng tech check. The next day pa pala, next day ko pa pala siya nakita. Nag-e-bail sa, diba, sayang. Kung nagawa ko lang to, screenshot lang naman eh. Kung nagawa ko to agad, edi ano, minus one day na, diba? Ayan, so lagi nyo i-check talaga yung email. Tapos yan, nag-email back sila. Grammar test naman daw. Ano, paano ba? Yung iba kasi daw nahirapan sa grammar test. Awatulong lang naman ng Diyos talaga. Napasa ko siya ng one take. Tong grammar test na to. Tapos, February 29 ko na nabasa. Kasi siguro, nag-umpisa na kasi ata ako dito sa iTutor. Parang ganun. Oo, kaya hindi ko na to na hindi ko na siya nabasa ng agad-agad. Biruin nyo yan. 5 days yan, oh. 24 sila nag-email. Diba? Sayang. Sana nagawa ko na agad. February 29 lang ako nakapag ano, screenshot ng grammar test. Nag-apologize pa ako kasi parang dapat daw makomplete ko yun within 24 hours. Hindi ko nagawa ng 24 hours. Ayan, oh, nakalagay 24 hours. Ito, nagawa ko to tech check. Tapos, ayan, yung ano, February 24. Next 24 hours ulit, eh, nag-reply ako, ano na, pecha na, 29 na. Buti tinanggap pa ulit. Tapos, ano na nangyari? Ayan, March 3, nag-reply sila sa akin na ano, na pumasa na nga daw ako ng grammar test, tapos schedule for first demo. Itong first demo na to, nag-haddle pa ako ng ano, ng oras kasi hindi ko maintindihan yung oras eh. So, sa information natin, meron akong ginawa dito para hindi talaga ako malito kasi nalilito ako ng time na yun para nakakahiya na dahil reschedule na ng first demo dahil hindi ko naintindihan yun. Ano. Yan, so ito siya, Moscow time. Pag binigyan kanila ng Moscow time, ito yung Philippine time. Kasi may mga websites ako nakita, magkaiba. Hindi ko talaga maintindihan. So, binasi ko na lang talaga siyang ganyan. So, yan yung Moscow time. Ito yung Philippine time. Ano nyo na lang, pause nyo na lang itong video, screenshotan nyo. Para ano, pag umabot kayo sa ganitong stage, alam nyo na kung anong oras yun. Ito naman yung mga open hours nila. Dati ano lang to eh, 8 o'clock ang umpisa nito eh. Ito ko lang ang umpisa nito. Ginawa na nilang, 9 o'clock ang umpisa nito before. Ginawa na nila maaga dahil kailangan, marami na nga students, naka-quarantine kasi.
Tapos ganun din yung Satsan, dinagdagan na rin nila ng oras. Tapos currently na certify na ako as level 0. Awa tulong ng Diyos na level 0 na teacher. So ang sinasabi nila, pwede kami mag-open anytime dito sa mga slots na to. So hindi ko lang alam kung paano nila gigising yung estudyante ng tulog pa ng ganyang oras. Moscow time is 9. Siguro pwede pa naman siguro yan. Anyway, yun. So, tip ko lang din, pagka nakapasa na kayo sa ano, sa NovaKids, okay, nakapasa na kayo sa NovaKids, pagka nakakuha kayo ng message na parang you are invited to be, you are invited, or kung gusto mong itry na maging level 0 teacher, grab nyo agad. Try nyo lang kasi mukhang ano, kakayanin nyo naman. Ganun din yung technique dun sa papagawa nilang quiz, kasi may quiz ulit yun eh para ma-certify ka. Jot down mo lang ulit. Alat ka lang, magbigay ka lang ng oras, siguro mga isang oras na isang upuan lang, then mapaperfect nyo yun kasi awat tulong ng Diyos na perfect ko siya. Okay. Masyado na matagal. Ang sakit na ng likod ko. Okay. Doon sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm currently pregnant. So, kaya masyadong ano, mapili sa trabaho at sa oras ng trabaho. Ayan. Kailangan kasi meron na tayong history ng masela na pagbubuntis dito sa third. Kasi akala ko malakas pa rin ako. Pero ano, wala na. Ano na tayo, magkwa-40 na tayo. Kaya kailangan na talagang maghinay-hinay. Okay. Going back to my kodiko. February 29, March, ayan, demo na daw. So, natagalan. So, ayan, na-move. March 6 tuloy ang demo ko. Ang itsura niyan ay, ito yung March 3 na sinasabi nila. Binigyan ka na ng login, binigyan ka na ng ano, information material na ide-demo mo. Ito yung material na ide-demo mo. Madali lang yan. Kumuha na lang kayo ng tips sa ano, sa YouTube University ng kung paano ituro yung mga ganyang klaseng material. Baka kasi iba-iba yung ano, material. Feeling ko doon din pagbabasihan kung $5 per arca or $6 per arca. Tapos yan. Ito na yung itsura ng ano, nung hindi kasi pwede pakita yung ano, yung pangalan ng student tsaka yung ano, yung material. Kaya nakatakip yan. Papa, may instruction doon na palitan mo na yung time zone mo. So, lalabas dito kung ano na yung time zone mo. So, yan, katulad yan, 4:30. 4:30 ang demo ko noong time na yun. So, ang mangyayari dito sa first demo is, interviewing ka muna about yourself, your ano teaching strategy, ganyan. Why, hindi ko maalala kung why should we hire you. Ganon. Basta yung teaching strategy. Ano lang siya, chill lang siya. Nakaka-intimidate lang yung ano. Na-intimidate ako dun sa ano, interviewer kasi nga hindi ko expected na magiging purple hair siya. Parang ganito yung hair niya. Oh. Parang ganyan na may highlight na light purple. Ayun. So, medyo na-intimidate ako. Siyempre, siya ay ano, Russian. Alam mo yung Russian magaganda. Plus, may mga ganun pang effect ng buhok. So, hindi ko akalain na ganun ka-japorm si madam. Or kabagets, pumorma. Okay, so yan ang makikita nyo pagka may schedule na kayo ng interview. Take note of the time. Kasi yung iba na parang na-miss out yun dahil nga nalito sila sa time. Nakakalito to kasi talaga pag una. Tapos, ayan. So, ano nyo na lang. Yung sabi ko kanina na screenshotan nyo. Yan yun. Yan yung oras na yun. O, diba sabi niya, ano, sa email ay... Tingnan natin na. Ayan, 11:30 Moscow time. 11:30 Moscow time. So, 11:30 Moscow time. That's 4:30. Which is, nag-reflect naman dito sa aking screenshot. 4:30. O yan. So, tama yan. Just to prove na tama yan. Okay. Anyway, tagal-tagal ko mag-discuss. Sorry, at least hindi isang buwan ang ating discussion, 'di ba? Paki-ano niyo na lang, paki-fast forward, paki-fast
forward nyo na lang. Kung masyado tagal. Okay, so yan na. March 9, nakareceive ako ng email ng job offer. Akala ko yun na yun. Hindi pa pala. Sasabihin sa'yo kung magkano ang per hour mo. Hopefully, makuha nyo yung highest. Hindi ko talaga alam kung magkano ang highest, pero sana makuha nyo. Siguro highest is $7. Okay. Sasabihin lang sa'yo about the company, anong next step, ano pa yung mga kailangan. Tapos sa separate email, ito hindi ko to agad nakita. May separate email pala about sa quizzes. Syunga-syunga na naman. Hindi na naman ako nagbabasa. Or dyslexic lang. Or ano. Masyad nag-excite lang siguro ako sa job offer. Kaya hindi ko nakita yung quizzes. So, lagi yung check kung ilan ba yung email na pinadala sa inyo. Ano na pala yun? Nagme-mention siya ng another demo for ng quizzes pala for FAQs, trial lessons. Kasi importante yung trial lessons. Tutulungan mo sila mag-gauge yung mga batang mag-enroll pa lang sa ano. Sa NovaKid, kung ano ka ba, level 0 ka ba, level 1 ka ba na student. Yun. Tapos, kasi minsan, pagka, lahat nakapag-rushan, ang tatalino ng mga bata, pag nakalagay doon, by age kasi muna eh, doon muna nila i-categorize by age. So, minsan, may mga bata palang matatalino na. So, kailangan mo talaga i-adjust yung material to the next level. Kasi kayang-kaya na nila yan eh. Baka sabihin nila, ay, hindi na ako mag-enroll. Kayang-kaya ko naman pala eh. Ba't pa ako mag-enroll online? So, yun. Kaya adjust mo yung next level para makita nila na, ay, may room for improvement pa pala. May marami pa pala akong dapat matutunan. Something ganun. Kaya kailangan ko mag-enroll dito sa NovaKid. Ganun. So, importante yun. Okay. So, ayan. March 12, ko lang napansin ang other email about sa quiz. Yan, Shungakers. So, tinan nyo, March 9, 10, 11, 12, tatlong araw na naman nasayang sa akin. Dahil lang sa kasyungahan, hindi nagbabasa ng email. Okay. Tapos, syempre, mabilisan, nagmamadali na ako kasi may time frame to eh. Yung pagdating sa quizzes, parang ano lang ato, 4 days. So, 10, 11, 12. So, isa araw na lang pala natira sa akin dito. So, inano ko na siya. Kailangan ko siyang, bigyan ng oras. Ang hirap kasi nung mga panahon na yun, parang mag-adjust pa. Wala pa ang asawa ko dito. Or nandito na siya. Or, gumagawa pa rin ako sa bahay. Kailangan kong, syempre, yung mga chores ng nanay, alam niya na yun. So, kailangan talaga isang upuan at kailangan talaga nag-jot down. Kasi meron silang parang old policy tsaka new policy. Kailangan nakasulat yun sa jot down mo para hindi ka talaga malito pagdating sa sa quiz. Kung gusto niyo ng tulong, tutulungan ko kayo. Hey, kung paano. Okay. So, March 13, ayan, naka-receive na ako ng email about sa second demo. Ito na yun. Andito yun. Screenshot natin. Ayan. Hindi na ako nag-ano dito. Hindi na ako nagpa-risked kasi natatagalan na talaga ako. Ang tagal-tagal nung ano. So, yan na. Sabi ko, sige, go lang. Go lang ako ng go. Para matapos na yung Ang dami na rin kasi nag-aalok ko yun, yung Skype English, yung Jasmine Aladdin na yan. Matataas na, feeling ko ang tataas na ng mga offer nila. Pero, pinupush ko pa rin talaga itong, humuhopia pa rin talaga ako dito sa NovaKid. So, okay. Ayan. Nasensya na kung medyo antagal. Okay. So, yan. Ito na yung aking schedule. Binigay na yung yung... Pag nakita nyo to, recording yan nung, nung demo nyo. So, pwede mo yan i-review. Para, nakakatawa kasing i-review yung sarili mo, yung performance mo. Yung mga needs for improvement mo na parts. Pwede ko palang, gawin to next time pagka nandun na ako sa klase, ganyan. Tapos yan, March 18, actual demo. Nag-demo na ako. Tapos, ayan na naman, hindi ko akalain, kasi yung una kong demo, di ba, after ilang days pa,
bago ko na-receive yung ano, yung job offer. Eh no, March 6, tas March 9, nag-job offer. So, ilang days. Eto, pagkatapos ko mag-demo ng second demo, same day na pala, parang within an hour, nag-email na sila agad na pumasa na nga. Tapos, pinapasign na ako ng contract, pinapagawa na ako ng intro video, picture, ganyan, yung mga ano, kailangan nilang i-post dun sa page. Eh, nakita ko lang siya. March, ano, late na naman, March 20. O, the another 2 days na naman ang nasayang sa akin. Imbis na nakagawa na ako ng video. Lalo na yung video, ang hirap i-edit kasi yung mga ano ko, video editor ko, mga free lang, naglalagay sila ng ano, watermark. Tapos kailangan ko pang ano, kailangan ko pa tanggalin yun. Kailangan ko pa maghanap ng ano, ng maayos na video editor. Yung mga ibang video editor, ano, ginamit ko pa tong Zoom for ano, for recording yung inedit ko na. So, kung gusto nyo yung magpatulong sa ganun, pwede ka namin yung tulungan. Yun lang, hanap tayo ng oras. Pero, ano, kaya nyo yan. Kailangan lang talaga ng oras para pag-aralan. Ito, merging of files. Wala kasi akong, ano eh, wala akong electronic signature. So, meron namang application online na mag-merge ng mga PDF file mo. Kasi ang gusto nila mangyari, isang ano lang siya, isang file mo lang siya isa-send. So, paki-ano na lang, paki-search na lang po. Paki-efforta na lang na i-search yung mga gantong bagay kasi wala, pare-pares naman tayo, konti lang ang oras. Maraming busy, ganyan. Para hindi na rin ma-spoon-feed, di ba? Matuto rin tayo na maghanap by our own. Maganda rin namang, ano yun, practice. Okay, so yan. Yung picture, meron namang mga application para to crop yung background, maging white background na lang. Madali lang naman yan. Pwede ka pang ano, mag-edit yun ng naka-makeup ka na kahit wala ka-makeup nung nag-picture ka, ganun. Tapos, sundin nyo lang yung mga rules na pinapasunod nila. Katulad nung video intro ko, hindi ko agad, sobrang excited ko at natataranta na ako dahil late ko nabasa yung email. Minadali ko siya. Akala ko okay lang yung 2 minutes. Ang haba-haba ng video ko. Kung makikita nyo sa channel ko, ano, ang haba ng video ko. Pakita nga natin. 2 minutes yun eh. Ayan o, ito o. 2 minutes, 38. Yung pala ang maximum lang is 1 minute and 30 seconds. So, kaya inulit ko na naman siya. Another recording na naman. Gawin nyo, siguro, isang ano lang, isang recording lang na non-stop. Tapos, so kung i-edit nyo siya, yung mga ano lang, yung mga bloopers lang. Tapos, yun na. Tapos, yung Manicam, i-ano nyo na lang. May pang-blur naman ata tong Manicam. Hindi ko alam kung anong ginawa ng asawa ko, na-blur niya yan eh. Pero, nab-blur naman yan sa mga ano, sa ibang video editors. Ayaw kasi nilang Novakid na merong ano, watermark ng brand nung ano nung camera yan. Katulad niya Manicam. Yun. Andun din sa video ko yung mga ginamit namin katulad nito pag plinay ko yan. Yan. Okay, panoorin niyo na lang ha para hindi tayo humaba. Okay, yan. Ito yung mga ginamit tayo. Manicam, NCH na ano, VSDC, Zoom Screen Recorder, MP4 converter kasi kinonvert pa namin to MP4 yan para nga magkasya sa ano AVI siya, which is tinanggap din naman sa email yung AVI, pero nag-convert pa rin kami ng MP4 na copy just to make sure na matatanggap ng ano mag-work sa Novakid yung kopya. Napapagod ako. Anyway, ayan, yan yung video ko. Okay, let's focus here. So, ayan, i-submit nyo yung lahat ng mga certificates nyo, mga certificate nyo before. Ako, yung mga sinabit ko yung sa ACADSOC, yung training ko sa accent training, yung IELTS, ayaw nila ibigay, pero feeling ko ayaw, hindi rin naman ma-recognize ng ibang ano yun, company yung IELTS na yun na binigay ng ACADSOC. Yung TOEFL, tsaka TOEFL and IELTS yan. TESOL,
Kaso hindi rin nila nire-recognize. Kaya, ano, nag-take na ako ng online course sa, na nakuha ko sa Metro Deal. Kaya, yan. Pero importante dito yung TESOL. Kung meron kayong mga additional certificates, syempre, ano yun, advantage din yun. PayPal address, verify nila. Tapos yung, nagbibigay ka lang ng 10-hour per week na schedule, yung sure mo talaga. Pero pwede mo pa rin yan tanggalin. Yung dinemo ko nga kanina, kung paano tanggalin yun, ito, ito, ito. Yan. Kung hindi pa nila nalalagyan, di sa ibang araw mo nalang ilipat siguro yung mga yan. Tapos kung kailan kang pwede mag-start. Ayan. Ginawa ko talaga, ano, since okay lang cancel sa iTutor, kinancel ko muna talaga yung una kong linggo, yung next na linggo ko, para mabigyan ng, ano, ng schedule tong, ano, NovaKid. Okay, naghang na ako. So, where are we? Ayan, March 20. Ayan, 2 hours na, ano, na ang hirap mag-edit, ang tagal. So, March 21, naka-receive ako ng email na ulitin ko nga daw yung aking video. Dahil nga, dapat 1 minute and 30 seconds lang ang maximum. Tapos, siguro kasi nasyado akong excited at nagpanic na naman ako dahil ano, 2 days na naman ang nawala sa akin. Tapos yan. Ito yung video yung pinakita ko kanina. Yan, March 22, activated na yung account ko. Ay, natapos din. Sana yun. Ayan. So, sa mga hindi ko na-cover, may hindi ba ako na-cover dito? Shinare ko rin pala last time dito kung paano ko ginawa tong mga star na ire. Mga star. Mga stars na to. Effective siya dati sa akin. So, kasi, ano, gumagalaw kasi siya, di ba? Engaging. Kung gusto nyong mag-multiply ng ganyang, ano, effects. So, punta kayo dun sa effect na gusto nyo. Halimbawa, yung nauna kong video ano, is yung cookie. Pero sikat na sikat sa mga kids ay ice cream. So, cookie. Halimbawa yan, papakita mo, I'll give you one cookie because you're very good. Ganyan. Eh, gusto mong i-multiply. So, syempre, gagamit kayo yung keyboard. Yan, papakita ko na kasi medyo okay na yung video. Yung control button, i-hold mo yan. So, pakita natin na. Press, hold. Ayan, naka-hold tayo. And then, click mo ulit si cookie. O, di dalawa na. So, kung gusto mo pa ng isa pa, di click mo ulit. Hanggang gano'ng kadami mo gusto. Katulad ng ginawa ko sa mga stories na yan. So, dito sa latest version ng ano, ng Manicam, pwede mo nang i-highlight yung gusto mong i-delete. Punta ka lang dito sa part na to. Pakita nga natin, malaki. Dito sa part na to, ay tsaka. Basta dito sa part na to. Yung huling-huli, yan yung naka-highlight. I-X mo lang. Yan. So, wala na. Pero kung gusto mo sabay-sabay, ito na, i-click mo yung pinili mong image. Yan. Ah, and naka, ano pala ako, control. Tanggal yung control, and then tanggalin mo lahat. Yan. Sabay-sabay na siyang matatanggal. So, ayun. Isa sa mga technique na pwede mong gamitin. Itong NovaKid na to, nakuha ko lang to sa library ng NovaKid. Kung wala kayong ganyan, i-screenshot nyo na lang katulad ng ginawa ko. Pakita ko nga yun. NovaKid. Screenshot ko lang siya tapos sinave ko lang dito, dinownload ko lang sa Manicam, ano. Nope. Hindi yan niya. Saan na yung NovaKid ko na screenshot? Tinanggal ko na ata kasi parang marami mo nakalagay. Basta madali lang yan. Screenshot lang. Ano lang naman. Hindi naman kailangan teking-teki. Kailangan lang talaga magpumilit na alamin kung paano. Ayan, okay. So, that's about it. Mukhang matagal-tagal na naman tong video na to. Kahit na nagmamadali ako. Good luck. Good luck sa inyong lahat. Yung mga ano pala, questions. May mga questions sila. Dun sa naunang video. Tingnan nga natin kung mababasa ko dito.
Okay, where are we? Ito. May mga questions dito eh. Thank you nga pala sa mga sumusuporta sa aking channel. okay. Hi po, came across your account. Ayan, thank you din po, Ma'am Ivy May. Tapos, help po, pwede ikaw mag-decide ng schedule. Na-replyan ko na to. Pwede ka mag-decide ng schedule, yes. According dito, yan, yung mga slots na yun, naka-yellow na yan, yan ang open nila for regular teachers. Yung hindi pa certified ng ano, hindi pa certified ng level 0. Tapos, pwede ka mag-open ng slots anytime. Di ko alam kung paano gagawin, pero ano. Kasi tulog na tayo mostly ng mga time na yun. Pwede kang mag-change. Oo, pwede kang mag-change kahit kailan or kahit gano'ng kadami. Kailangan mo lang i-inform yung ano, yung ano ng schedule na mag-change ka ng time ng yung man, parang regular time na binigay mo. Pero 2 weeks in advance, lalo na kapag meron ng student na nakabook. Pero as long as wala pang ano, student na nakabook, pwede mong tanggalin yun. Katulad ng pinakita ko kanina na, sinisipo na ako, na slide. Asan na yung slide ko na yun? Ito, pwede mong tanggalin yan. As long as ano lang siya, free slot pa lang nakalagay, wala pang student na nakabook, delete slot lang yan. Tapos lipat mo na lang. Tapos, yung isa pang question ay, sana ba yung iba? Kasi mahirap pagka puro type lang, di ba? Maganda na rin yung ganito, mapapakita mo. Pasensya na po sa sobrang haba. Ganun din po ang result nung akin. Ayan, yung isa pang question. Ask ko lang, nag-try ako mag-apply sa Novacade. Technical test, ang result is dun sa ano Novacade satisfactory downlink uplink less than 5 megabit. O yan, kahit ngayon ito katatry ko lang nito bago ako mag-start ng video. Ito lang din yung ano lumabas kahit 26 MBPS ang ano ko, ang test speed ko sa PLDT. Yan pa rin ang lumabas. So siguro as long as puro yellow yan, mas maganda may isang green, pass yan for sure. Kasi ganyan din lang din yung in-screenshot ko na sinend ko. Okay, so ayun, meron pa isang ano question bago. Paano mo nagawa yung video mo, teacher? Nako, napakahaba. Una muna, sige, try natin sagutin ha. So yung mga hindi gustong maalaman, so skip nyo na to. Thank you for liking and subscribing and commenting and sharing. Okay, so ito, ganito kasi ginawa ko. So ito, 'di ba, meron siyang start recording button dito sa ano, sa Manycam. Ni-record ko lang 'yan. So play ko 'yan. Hi, my name is Teacher Carla. Ganyan. May intro ko na, nakalimutan ko na. Sabi ko, pinakita ko yung toys ko. Tapos, tuloy-tuloy lang siya nagre-record. These are my friends. Blah, blah, blah. Ganyan. Tapos, yung sunod naman. Meron akong kodi ko kung ano yung mga susunod-sunod rin ko. Colors. Color. This one. Colors. Ganyan. Tapos, edi yung mga ganitong cut, mga titingin ako sa baba, ibababa ko. Kinat ko na yan sa ano, sa editor. Ang editor ko pa noon ay VC, ano, VSDC, VSDC. Tapos, inintroduce sa ng asawa ko yung NCH, which is mas madali yung NCH. Inano na lang namin. Doon na namin kinat. Ang problema ko doon, yung Manycam. So, nakagawa siya ng paraan para i-blur yung Manycam doon sa NCH. So, okay na yon. Ang problema naman ngayon, yung NCH hindi maka-export. Hanggat di ka nagbabayad sa kanila ng, kasi free lang yung mga kinukuha namin yung editor. Hanggat di ka nagbabayad sa kanila, hindi nila export yun. Kahit man lang dito sa hard drive, hindi nila ma-export. Ewan ko kung bakit. So, ang ginamit namin ulit, itong Zoom ulit. Yung Zoom free lang yon. Paano gumamit ng Zoom?
yung pinakita ko kanina sa umpisa ng video, meron ditong ano screen share. Tapos, basta una, start recording, screen share. Tapos, nung nakuha ko na yon, di makikita yung part na nag-start recording ako, na binubuksan ko pa lang yung video. Ang ginawa ko, nilipat ko siya sa cellphone, ay sa message, sa Skype. Tapos dinownload ko siya sa cellphone. Yung cellphone kasi may sariling video editor. Doon ko na lang kinat yung first part na nakita na binubuksan ko yung ano, yung video, yung screenshot, yung screen share para i-record. So ganun, medyo matagal siya, ang tedious. So gusto ko ngang going business yun, nag-edit ng video. Kaso, syempre, mga wala tayong oras ngayon. Tsaga-tsaga lang talaga. Ayan. So, sana marami kayo natutunan. Ano pa ba? May mga bago ba dito? Ano? Wala. Wala nang bagong question. Ayan. Kung makakagawa ko ng video about dun sa video editing na yan, why not chalk not? Yun lang, guys. Late na. Maaga pa kami bukas. Mag-aalauna na. Ano pa ba? Yun lang. So, sana marami kayo natutunan sa video na to. Please like, subscribe, share, comment, bash, anything. wala lang. Nakakatuwa lang pagka ano, may mga ganyang ganap sa buhay. At nakakatulong. Sa awat tulong din naman ng Diyos. So, I hope everyone is safe. Sabi ko nga doon sa nauna kong video, kung meron, may sakit man kayo o wala, may COVID o wala, try nyo pa rin maging healthy, mawawala rin yan. Saka syempre, pananalig sa Diyos na magiging okay. Ayun, yun lang. Walang sweets, walang caffeine, at magpaaraw kayo na magpaaraw kasi it helps sa absorption ng vitamins and minerals, yung sunlight. So, again, this is Teacher Carla saying goodbye. Thank you sa pagtsatsaga nyo sa video na to. Paki-pass forward na lang. Fast forward na lang. Okay, so that's about it. Bye-bye, everyone. God bless.